Good afternoon. Welcome again to my channel. Ngayon guys, ako ay magse-celebrate ng yay! 500 subscriber na po tayo. Kaya ako guys, nagpapasalamat sa inyong lahat sa support nyo para sa akin. Kundi dahil sa inyo, hindi ako makaka 500 subscriber. Pero guys, medyo malaki-laki pa rin ang kulang. Kaya, support lang ha, guys. Thank you again. Kaya, dahil dyan, guys, ako ay magmumukbang ng half gallon ice cream para pa-price ko po sa aking sarili. Guys, try ko lang kung mauubos ko to, ha? Pero, mahilig ako, guys, sa ice cream. Baka maubos ko. Sige na, guys. Later lang, guys, ha? Eto, guys. Yan, ha? Etong ating kakainin. Ang flavor niya ay queso. Cheese flavor ice cream. With cheese chunks. Yan, kakainin ko na guys. Kain tayo. Guys, alam niyo ba? Kahit nung bata pa ako, napakatako ko sa ice cream hanggang sa ngayon. May edad na ako, matako pa rin ako sa ice cream. Tingin ko nga guys, kaya ako pumataba ng ganito. Dahil sa ice cream. Guys, siya nga pala, yung anak ko, baka isipin nyo, ang tako ko, hindi ko binibigyan yung anak ko, ha? Tumain na yan. Kaya ako naman. Hindi, yung anak ko, mga anak ko, hindi gaano mahilig sa ice cream. Saka chocolate. Baligtad nga eh. Kasi kung sino pa'y matanda, siya pang mahilig dun sa mga pagkain ng mga pambata. Yun nga, chocolate, ice cream. Ang hilig nila yung mga burger, yan. Ako naman walang hilig sa mga burger. Pizza. Hindi ko hilig. Fries. French fries. Ganyan. Yung mga hilig nila, hindi ko naman hilig kainin. Ang sarap, guys. Thank you nga pala uli, ah, guys. Sana i-continue lang nyo yung pag-support sa akin. Naalala ko pala, guys. Pasensya na kayo kung ilang days akong hindi nakagawa ng video. Kasi di ba nung minsang in-upload kong video, medyo masama ang pakiramdam ng lalamunan ko. Ngayon, tigas ng ulo, no? Kumakain na naman ng malamig. Sobrang init kasi. Guys, parang hindi ko mauubos to. Ang dami. Hi, guys. Oh, anak ko. Tapos na siya kumain ng ice cream. Ayan, lagi kong kadirit dito. Kasi bakasyon pa siya. Ubo ang katabi, oh. Ayoko. You want?
Lamig. Pero sa tubig. Pero ang sarap sa pakiramdam kasi parang lumababa yung lamig na kumakalat sa buong katawan. Kaya sumasarap ang pakiramdam ko. Parang medyo nawawala yung ano, init ng ano panahon. Alam niyo guys, ako maswerte talaga ako sa mga anak ko. Subuan ko lang guys yung anak ko. Ano? Sarap? Yung kinain mo kanina, flavor ubi yun eh. Diba? Sarap, gusto mo ka? Oh, yun na. Swerte talaga ako sa mga anak ko. Simula pa sa anak kong panganay hanggang sa dito sa bunso. Alam nyo guys, limang anak ko. Apat na babae. Sarap na. Sumpa. Mamaya na, sobrang lamig. Nakakangin. Tapos, isang lalaki. Yung anak kong babae, yun dahil sa hirap din ng buhay, napilitang mag-abroad, pumunta ng Taiwan. Pero mahirap din para sa isang magulang na may anak kang napapalayo sa'yo. Kaso gusto niya yun eh. Yun ang kanyang ano eh. Plano sa buhay na makapagtrabaho sa ibang bansa. Yun nga, tulad ng mga nasabi ko ng mga nakaraang kong video, parang araw sa future. Mahirap man, kailangan na rin tanggapin. Kaso hindi pa rin maaalis sa aking ano na bawat minuto, bawat oras, niisip ko siya kung okay lang siya doon talaga or hindi naman siya gaano nahihirapan sa kanyang trabaho, ganyan. Tapos, minsan pagka nagkakasakit siya, syempre wala ako sa tabi niya, walang nag-aalaga sa kanya, masakit, masakit yun. Sa isang magulang. Bali, nakatatlong taon na siya mahigit dun eh, sa Taiwan. Eh, ngayon, na-renew uli siya. 3 years again. Pero nagbakasyon siya eh. Nung last, yung March. Ay, hindi pala. Ngayong April, umuwi siya nung April 21. Bali, 2 weeks lang ang bakasyon niya eh. Tapos bumalik uli siya ng Taiwan. Sabi ko nga, pagka, ano, halimbawa, na ganyan, marerenyo uli siya. Bago tatlong taon uli siya doon, kung marerenyo uli siya. Kung hindi na niya kaya, edi wag na lang siya uling ano, mag-fill up ng renewable. Eh sabi niya kaya naman daw niya, ganyan. Hanggat marerenyo pa raw siya, okay lang daw. Kasi mas iba naman daw ang sahod sa
ibang bansa compared dito sa Pilipinas. Kasi guys, di ba, pagka ano naman, yung mga trabahong ano dito sa Pilipinas, minimum lang talaga ang kinikita. Kumpara sa ibang bansa, na medyo okay ang sahod. Tsaka, sa ibang bansa kasi, ano, kumbaga dito kasi sa atin, sa Pilipinas, mahirap sumakay ng, ano, mag-commute, mahirap sumakay ng, yung wala kang sariling sasakyan, ganyan, pahirapan sa pagsakay. Tapos, traffic, tapos masyado pang polluted, di ba? Unlike sa ibang bansa, pagka medyo yung sasakyan ay medyo mausok na yung labas sa tambucho, hindi na pinapa, ano yun, aprubahan na makabiyahe pa. Tapos sa ibang bansa, kumbaga, ikaw pa ang hihintayin ng sasakyan. Kasi, kumbaga, meron sa kanilang ano, kumbaga parang sumusundo sa kanilang ano, shuttle bus, ganun. Kaya walang kahirap-hirap. Kaya sabi ng anak ko, kung ano, halimbawa, talagang mas maginawa ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Yun lang guys, ang makwekwento ko about sa compare sa pagtatrabaho sa ibang bansa saka dito sa Pilipinas. Guys, alam niyo ba, nung naka 500, na-hit ko na yung 500 subscriber, sobrang tuwa ako talaga nun, guys. Kasi, konti na lang, mahihit ko na yung requirement sa YouTube, di ba? Kaya guys, ha? Support me lang, ha? Saka talagang nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa inyo. From the bottom of my heart. Sobrang-sobrang maraming salamat. Kaya guys, ito ang naisipan ko na i-celebrate sa akin sarili kasi dahil nga sa mainit, ito na lang ang naisipan kong kainin. A few moments later. Kaya alam nyo guys, ano rin eh, yung mga kinukwento ko sa inyo, kumbaga parang paulit-ulit na rin lang ano, kasi parang ang gaan napakaramdam pag ganyan ang kwento ko, kasi alam nyo guys, sa totoo lang parang hindi pa rin ako na hindi ko pa rin na ano sa sarili ko na masanay yung sarili ko na yung isa kong anak sa malayong lugar na Guohor, ganyan. Mahirap guys. Kaya
Kaya ito, guys. Kaya ganito. Kumbaga, parang nililibang ko na rin lang yung sarili ko. Kasi, alam nyo, at least ngayon, may nakakasama pa ako dito ngayon. Itong ang anak kong bunso. Pero pagka nagpasukan na talagang yan, itong oras, mag-isa lang ako dito sa bahay. Kasi nga, namimili yung asawa ko ng kanyang paninda. Parang ang lungkot din ang buhay ko, no guys? Pero, hindi naman pala. Masaya naman ako. Lumulungkot lang pagka naiiwang mag-isa rito, ganyan. Bumabalik sa akin. Bumabalik sa akin. Hindi naman pwede ba na hindi ka mag-aaral. Dapat matapos ka ng pag-aaral mo, diba guys? Joke lang. Alam mo, alam nyo guys, pagka mag-isa lang ako, yun, mga naiisip ko, mga yung mga dati naming ano, mga nakaraang buhay na maliliit pa yung mga anak ko, ganyan. Na hirap pa kami sa buhay namin. Alam nyo ba guys, may ikukwento ko sa inyo. Dati nakatira kami sa Lukban, Quezon. Napakahirap ng sitwasyon ko. Nung sabay-sabay yung mga anak ko na nagkasakit, maliliit pa sila, sabay-sabay sila nagkasakit. Grabe. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko, guys. Tapos yung isa ko pang anak na, nag-iisa lang na anak kong lalaki yun eh. Yung isang anak ko pang lalaki, yung tumitirik yung mata, kinukumbulsyon siya. Diyos ko guys, mamatay-matay ako sa takot. Wala man lang umaalala sa akin guys. Napakahirap ng ganong sitwasyon. Yung asawa ko kasi, Tagalukban, Quezon. Ay, kahapon po pala, May 15, Pahiyas Day doon. Yung bang yung mga bahay, nilalagyan ng dekorasyon, ganyan. Pero hindi kami nakauwi eh. Talagang ang buhay ko guys, malungkot na masaya. Kasi pagka mga naaalala ko yung mga karanasan ko nung dati, napakahirap guys. Alam niyo ba guys, yung anak kong dalawa, yung pang-apat saka yung bunso, pinanganak ko yan sa Luciana, Laguna. Yung anak kong dalawang yan na pinanganak ko, ang deliver ko niyan is cesarean. Ito guys, ikukwento ko na sa inyo ha. Alam nyo ba guys,
Maniniwala ba kayo? Mga anak na lang ako. Ang tang na ipo ko lang ay 1,000 pesos. At nung gabi nga, nung oras na nga ng delivery ko, yun nga lang, pera namin nadala sa hospital, 1,000 lang. Kasi guys, wala namang maayos sa trabaho. Yung asawa ko nung nasa Lukban, Quezon kami. Yun, pa construction lang. Minsan may work, minsan wala. Kaya ganun. Bago dumating yung sahod niya ng Sabado, nauubos na. Kasi nang kababali. Alam niyo guys, nung pagpunta namin ng hospital, hindi pa rock time ng pangunan ko, pero kailangan na ako. Kailangan na mailabas yung baby. Kasi nga, pumutok na yung panubigang ko. Siguro sa sobrang pagod na rin. Kaya gano'n, napadali ang ano, pagputok ng panubigang ko. Sobrang stress. Hindi ko malaman kung paano ang gagawin namin. Kung halimbawang ganyan nga, tulad yan, mga anak na ako, 1,000 lang ang pera na aming nadala sa hospital. Alam nyo guys, mahal kami ng Panginoon. Alam nyo, napakaswerte namin kasi yung doktor na nagpaanak sa amin, napakabait. Alam nyo ba, first time ko lang naka-encounter ng ganong klaseng doktor. Sobrang bait. Sinabi namin yung kwento namin, yung buhay namin ganyan, na talagang wala. Tapos wala namang may kakayanang magpautang sa amin. Ganyan. Na kasi siguro kaya wala namang mga house na magpautang sa amin. Kasi niisip nila paano namin sila mababayaran. Kasi wala namang magandang hanap buhay yung asawa ko. Ganyan. Pero God is good talaga. Hindi niya kami pinabayaan. Nanganak ako, ang sabi namin sa doktor, 1,000 lang ang pera namin. Alam niyo ba guys, cesarean ang delivery ko. Pero ang sabi ng doktor, kung wala kayong pera, okay. Hindi ko na kayo pagbabayarin. Okay na yung nailabas ko yung baby niyo nang safe. Tulong na raw niya sa amin yun. O diba guys, napakabait talaga ng Panginoon. Always, anytime nakaguide siya sa amin. Nakikita niya kung anong nararanasan ng buhay namin, ganyan. Kaya, siya ang ginawang kasangkapan ni Lord para sa time na yun, siya ang magpaanak sa akin. Yun, guys. Tapos, yung guys, mauubos ko na. Oh. Nalibang ako habang nagpepento sa inyo. Guys, pasensya na ha. Kasi may mga video ako na ginawa. Sabi ko, how to lose my weight. Pero ganito mga kinakain ko. Pasensya na guys, talaga. Sinelebrate ko lang yung 500 subscriber na nakamit ko na. Tapos yung
sinundan naman ng ito yung kasi ito naman sa bunso ko. Cesarean uli ako, guys. Ayan naman yung ano naman namin, yung estado ng buhay namin medyo umu-okay na. Kasi tinuruan ko mag-business yung asawa ko. Kasi kami sa Lukban, Quezon, malapit lang kami dun sa ano, dun sa Lucena, sa Dalahican. Ngayon, sabi ko, ba't hindi niya i-try na magtinda ng isda. Yun na nga, no, guys. Sa 500 na capital for starting his business, lumago yun, napalago namin yun. Every time na magtitinda siya, at medyo may tinubong konti, itinatabi ko yun. Tinatabi ko ng tinatabi, every, ano, may tinutubo yung tinitinda niya. E di ganun na nga, guys. Nung medyo lumalaki na yung itatabi ko, doon sa tinutubo nung pagtinda niya, dumadami rin ang tumadami yung paninda niya kasi nabibigyan ko na siya ng sapat na ipupuhunan doon sa pag, ano nga, na pamimili ng isda. Yun, di, gumanda ang buhay namin. Tapos, pinanganak ko na nga ito. Itong anak kong bunso, ayan. Ayan, guys. Okay na ang buhay namin yan. Ganyan. Di, cesarean uli ako. At least, guys, nung time na yon meron na kaming pambayad. Kasi, medyo nakaipon na rin ako ng okay. Pero guys, alam mo ba, minsan lang medyo umoka yung buhay namin. Pero, nawala rin lahat. Kasi alam nyo, hindi naman lingid sa kaalaman nyo. Siguro guys, kung meron man nakapunta na sa inyo sa Lukban, alam niyo doon, mga ano, parang pangkaraniwan na sa kanila, sa buhay nila, yung umiinom ng alak, ganyan. Yung aking asawa, habang may dala siyang paninda, sinasamahan niya ng pag-inom, ganyan. Kasi naalok siya, ganyan. Ngayon, napapabayaan ni paninda niya. So, di ang nangyari, wala. Hanggang sa, yun, wala na. Naubos na naman yung aming, kumbaga, yung pera namin, naubos na naman. Kasi, pinabayaan ng asawa ko yung, ano, yung kanyang hanap buhay. Kasi, sa ganun nga, yung lagi na yaya ng pag-inom, ganyan. Tapos, lasing. Tapos, yung paninda niya, excuse me, naiiwan lang niya kung saan, ganyan, hanggang sa, ano, nahalukay na nga nung, ano, ng pusa, napabihaan na kasi. Ayan. Di, balik na naman kami sa, wala, ganun, guys. Ganun lang buhay namin. Pero guys, hindi kami sumuko. Kasi sabi ko, ang tao talaga guys, kung magsisikap lang sa kanilang buhay, wala dapat naghihirap. Pero ganun pa man guys, mga anak namin, hindi namin pinababayaan. Hangga't kaya namin ibigay, pinipilit namin na ibigay yung pangangailangan nila. Yan guys, oh. Nalibang ako, naubos ko yung ice cream. Oh. Ang sarap guys. Guys, pasensya na kayo ha kung ako'y napakwento na naman ha. Kaya guys, ako
para sa akin, ang anak, kailangan talaga, para mapalaki mo na maayos, dapat, ano, i-guide sila ng maayos. Saka, dapat ipakita natin yung, ano, tunay na pagmamahal sa kanila. Ganun. Kung sakali mang, kunwari, inipitan natin sila, pero sabihin natin sa kanila ng maayos para maunawaan nila kung bakit natin sila pinaghihigpitan. Alam nyo guys, itong mga anak ko, ang masasabi ko lang sa inyo talagang, hindi naman sa pagmamayabang na napalaki ko sila ng ganyan, maayos, may takot sa Diyos, tas may respeto talaga. Siguro dahil sa ano na rin, yung pinapakita namin yung magandang halimbawa para sa kanila. Yun guys, alam nyo, sa totoo lang guys, itong mga anak ko, school, bahay, school, bahay, work, bahay, work, bahay, work, bahay, work, bahay, school, bahay, ganon. Ganon sila guys. Ganon sila responsable sa kanilang sarili. Oh, paano guys? Medyo napahaba na naman ang kwento ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na si Mama Iba. Kasi talagang wala eh. Siguro guys, pagka pumapasok na anak ko, siguro ganito na lang lagi ang topic ko. Yung makikipag-usap ako sa inyo, ganyan. Para hindi lang ako maboring, ganyan. Sana guys, makapag-tsaka kayo laging nakikinig sa mga kwento ko ha. At huwag kayong, ano ha, maiinis sa akin. Kasi guys, alam nyo naman, my life talaga is boring. Kasi sa totoo lang, ayoko, wala akong hilig lumabas ng bahay. Ayoko talaga ng mga, lalo na ng ganyang kainit. Hate na hate ko talagang lumabas. Tapos, ang hirap sumakay, maalikabok, mausok. Kaya guys, mas kontento na ako nandito lang sa bahay. Kaya guys, lagi na lang ganito ang gagawin ko, makikipagkwentuhan sa inyo. O paano guys, naubos ko na itong ice cream. Babay na ako sa inyo ha. Oh, salamat uli at nakamit ko na yung 500 subscriber. Kundi dahil sa inyo, walang 500 subscriber. Please, continue nyo lang yung support nyo sa akin ha. Thank you uli guys. Oh, guys, kung nagustuhan nyo itong pagmukbang ko for celebrating 500 subscriber, at kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, ha guys? Okay, bye! Thanks for watching!